Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletion. Tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, war expert, nakakatakot ang balita ito. Atomic bomb ng US nagbabala sa China, bubuhaying muli. At yung play na natin, wala naman ito. Sobrang nakakatakot ang balitang ito. Chinese President Xi Jinping na babahala sa panibagong aksyon ng Estados Unidos. Kahit sino naman kasi ay talagang kikilabutan sa inanunsyo ng US Defense Department. Bubuhayin kasing muli ang US Air Base na naglunsad ng nuclear bomb attack sa Japan noong World War II. Yes. Yan mga kabalita natin, no? Hindi basta-basta itong US Air Base nga na talagang nais buhayin, no, ng Amerika. Na kung saan ito yung talagang naglunsad ng atomic bomb nga na talagang nang wasak, no, dito nga, no, sa Japan. Na kung saan muling ang bubuhayin ito at tuluyang tila nga ba yung paghahanda ng Amerika dito nga nakapaloob na. At talagang dito seryoso sa mga kaganapang nangyayari itong Amerika. Talagang hindi nagpapasubali o talagang nagpapabaya ngayon yung Amerika na kung saan yung pagbuhay ng US Air Base nga. Na kung saan itong air base na to na naglunsad nga ng atomic bomb muli nga bubuhayin. At dito kayo makikita nyo yung talagang pagnanais na paghahanda ng mga Amerikano. Dito nga sa pagtugon na tila nga ba no, na ikinababahala ng mga checkpoint to ng China dahil tila nga ba yung pagpapalakas sa talagang yung tila nga ba ibanta ng malawakang digmaan eh, tila nga ba nangangamoy no, dahil sa ginagawang hakbang ngayon ng Amerika. Talagang hindi nagpapasiguro itong Amerika at patuloy nilang pinaghahandaan yung maaaring kaganapan na gera nga, lalo pat talagang itong mga checkpoint to, itong China nagpupumilit no na makuha itong buong West Philippine Sea at yung mga bansa nga nais nila nga sakupin, nakubkubin nga, kabilang itong Taiwan no na may alyado at alyansa dito nga sa US. At tila nga ba talagang yung paghahanda at talagang yung paglalagay ng pwedeng maging pang-atake nitong Amerika na talagang ngayon dito yung pagbuhay nito ginagawa nga ng US at talagang patuloy no yung talagang pagpapalakas sa talagang pagpapakita ng malalakas na pwersa at talagang mga base na maaring maglagay nga sa mga checkpoint to dito nga sa China sa tila nga ba pagkadurog at pagkawasak nga ng kanilang bansa. At yun, tuloy pa natin. Tila may pinaghahandaan ang US na mas malaking gera sa hinaharap. Paglilinaw ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, mas malala pa sa iniisip ng tao ang posibleng gerang mangyari. Talagang literal na nakakatakot at nakakilabot raw ito. Kaya dapat anyang paghandaan ng bawat bansa ang posibilidad na pagsabog ng malaking gulo. Do or die nga, ika ni Ambassador Romualdez. Dahil pag pinabayaan ng Pilipinas ang pananakop ng China, baka buong bansa na ang mawala sa buong mapa. I think that nga hindi talaga pwedeng payagan, no? Yung tila nga ba pagpapabaya natin sa mga teritoryo na kukubkubi na lamang o kukunin na lamang ng mga checkpoint to ng China, na talagang ituluyang pag-agaw nitong mga checkpoint to tila nga ba pamimihasaan at patuloy tayong aagawan ng teritoryo. At tayo rin talaga yung magsasakripisyo, tila nga ba yung mga susunod na henerasyon natin ang maaaring sumisi sa atin pag hindi natin ipinaglaban yung teritoryo natin na gustong kunin at kubkubin ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkpoint to. Kaya dapat lamang ipakita ang paninindigan na talagang pakikipaglaban ng ating bansa laban nga sa mananakop na katulad nga ng mga checkpoint to ng China. At yun, tuloy pa natin. That this is the time for us to really be together, all united, into pushing back. It's time to push back. Because, as I said, the seriousness of the situation, Karen, is far more than what people think it is. Some people think it's a lot of just politics and there's a lot of these things going around. It's very serious. As I said, we can actually lose a country if we don't watch it. That's how serious this thing is. That is where I sit in Washington, D.C. That's where I see it if we do nothing. Yeah. The good part is we are now well aware and doing something about it. Yeah. That yeah. is what's important. And to us, it's do or die. In my case, I'll do this for as long as the president gives me the opportunity to serve the country. I will do it as long as I can and face up to whatever consequences that may happen.
Wala rin no choice si Pangulong Marcos Jr. Kung gyera talaga ang nakikitang rason ni Chinese President Xi Jinping para makuha ang West Philippine Sea, dapat hindi tayo natatakot mangyari ito. Dito makakaasa raw ang ating bansang nakasuporta ang Amerika sa anumang hamong digmaan sa ating bansa. The United States has always been offering to help us in all of these situations that we're facing, to find ways and means to be able to secure the area and to make sure that we don't lose the area. Okay? The occupant is the owner, no matter what happens. So we have to stay put in that. And now, what I hear from many of our, from General Bronner, for instance, we are not going to leave that place, and definitely we should not. Hindi na nga tayo sunod-sunuran pa ng China. Kung dati minamaliit lang tayo na tila ginagawa tayong tuta ng mga incheck, pues ngayon sila na ang nagmamakaawa sa atin. Dito nga mga kabalita natin, katotohanan lamang yung nagiging saad dito na kung saan ay ayaw na ng Pilipinas no, na maging sunod-sunuran sa mga checkwang to, o tila nga ba talagang tayo manduhan na lamang na kung saan may sarili na tayong galaw at takbang upang labanan nga yung ginagawa nila dito nga sa West Philippine Sea. At talagang patuloy natin isusuong o talagang patuloy natin igigit sa mga checkwang to o sa China na malaki ang karapatan natin at talagang malaki ang laban natin sa West Philippine Sea. At talagang hindi magtatagumpay yung mga balaki no, na isin nila nga pagkubkob sa buong West Philippine Sea nga, lalong-lalo na sa mga teritoryo na nais nilang pagharian at talagang kunan ng mga nilalaman nito, kabilang na nga yung mga oil at gas na talagang nakapaloob no, sa ating mga teritoryo na ito. Ang tila nga ba nais na makuha at talagang makubkob ng mga checkwang to na hindi nga natin pinapayagan. At tila nga ba ito ya mauuwi nga no, sa malawakang talagang digmaan. Kapag pinilit nga ng mga checkwang to ng China na kunin ito, talagang papalag at papalag syempre yung ating hukbo upang talagang ipaglaban at talagang ipakita lamang sa mga checkwang to na hindi nila makukuha o hindi sila magtatagumpay sa nais nila nga makubkob ang lahat ng ating teritoryo na nais kunin ng mga checkwang to o ng China nga. Na kung saan ito nga ang talaga nga dapat paghandaan at pinaghahandaan syempre ng ating bansa at katuwang natin yung ating mga kaalyado na maaaring talagang magbigay ng tulong at tugon no, sa oras na pagsalakay nitong mga checkwang to ng China. Dahil nga sa mapamilit nga na hakbang at tila nga ba patuloy na paggigiit ng teritoryo umano nila. Na teritoryo umano nila yung ating soberanya. Subalit nga talaga nga ipinapakita natin na hindi at wala silang makukuha na ano't ano pamang teritoryo dito nga no, sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. China na ang naghahabol ngayon sa Pilipinas. Pero bukas pa rin naman anya ang ating bansang may pag-usap. Pero dapat pantay-pantay na ngayon. We don't want to escalate this problem. We are still going to reach out to China as much as we can. And really try to convince them that let's really be serious about it. And this time, we want to talk to them from a position of strength. In the past, we were always trying to appease them. Okay, we will do this, we will do that, and everything else. But you know, nothing has come out of it. The more aggression took place, this time we can go up to them and say, look, if you're serious about really resolving the issues here, then let's stop all of these things that are happening right now. We can tell our allies we are talking, this is serious conversation we're having with China, and then there will be some form of peace and hopefully a long-term peace that will happen. That's really the objective of the exercise. That's why President Marcos is going out of his way. He has just appointed the former Secretary Locsin to be the special envoy and hopefully send him to Beijing and try to make some sense of what's going on right now. Talagang malaking banta ang nangyayari ngayon sa China. Dito mo makikita na committed talaga ang United States na mga pagyera para sa Pilipinas. Kayo, pabor ba kayong buhayin muli ng US ang airbase na naglunsad ng nuclear attack sa Japan? Ikomento sa baba ang sa loobin. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahegat balita dyan na kung saan ito nga yung muling pagbuhay nga no, sa airbase nga na naglunsad nga ng atomic bomb dito nga no, sa Japan. Na kung saan inais nga buhayin ng Amerika at talagang ito yung magiging pantugon syempre sa mga tila nga ba makukulit na katulad nga ng mga checkwang to ng China na mga bansa nga talagang mapanakop at tila nga ba mapagkubkob at talagang igahaman sa teritoryo na nais nga ng isang digmaan na kung saan ito nga yung nagiging hakbang o galaw ng umano'y US no, upang labanan na talagang tugunan
yung atila nga bayabang ng mga tsekwang toon ng China, na kung saan yung pagbuhay nito ay talagang malaking kadelikaduhan dito sa mga tsekwang to sa China nga. Kung sakali talagang mabubuhay ito, talagang itong mga tsekwang to, itong China, delikado rin no, sa bawat pag-atake ng US nga, na kung saan ito, ang atila nga ba, na kung saan maaaring kasadlakan nila talaga rito pagkawasak o pagkadurog no, ng kanilang bansa nga. Na kung saan itong hakbang ng US, tila nga ba malawakang paghahanda no, sa mga tila nga ba nalalapit din na mga digmaan umano, at talagang dito nga pinapakita lamang yung kahandaan ay yung mga balak na tugunan ng US no, sa hinaharap, at ito nga yung talagang paglalagay ng kanilang mga airbase no. Ito ang isa sa mga paglalagay na malawak na sandatahan nga, at tila nga ba itong Amerikano nais talagang maganda at talagang hindi papasiguro o talagang nais nila talagang nakahanda palagi no, sa anot ano pamang hamon o tila nga ba anot ano pamang hakbang, lalong lalo na ng mga bansa nga nais manakop o mangubkob no, ng mga teritoryo, lalong lalo na sa kanilang mga kaalyado, kabilang na itong Pilipinas, na tila nga ba maaaring salakayin o agawan nga ng teritoryo ng mga tsekwang to. At itong US no, na maaaring tumugon at tumulong no, sa ating kadihaduhan, na kung saan talagang pwede nga magbigay ng mga pag-atake itong US laban sa mga tsekwang to o dito nga sa China, at talagang ipapasiguro lamang na talagang ihanda itong US upang tumugon at talagang ilabanan yung pananakop at panghihimasok, ay yung talagang pasisiguro lamang sa talagang tangkang pananakop o pangungubkob ng mga teritoryo ng mga tsekwang to ng China, matugunan at matugunan no, ng US kung sakasakaling sisiklab ito at tuluyang gawin ng mga tsekwang to ng China yung kanilang plano na tuluyang pagsakop no, sa mga tila nga baka alyado ng US, at syempre ng mga karagatan na pwede nga pagkunan ng likas na yaman ng mga tsekwang to ng China, na ito nga ang patuloy nating ipinaglalaban dito sa mga tsekwang to sa China, na hindi matuloy ito at talaga mapigilan yung ninanais na hakbang ng mga tsekwang to ng China. Nakatuwang natin syempre itong US na handa nga sumalakay at magbigay ng tugon na talagang pag-atake rin kung sakaling gagalaw at gagalaw itong mga tsekwang to, itong China. Siguradong pagkawasak din at talagang nga tuluyang nga malawakang labanan ang mangyayari sa pagitan nga siyempre ng ating bansa at US, at dito nga laban sa mga tsekwang to sa China nga. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayagat balita dyan, at kayo lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Melb's Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.